Dati, pamilya mo kami. Dapat kung sino may nakakakilala sa'yo, yung totoong ikaw, dapat kami yun. Habang buhay ka na lang ba magsisinungaling sa amin? Akala mo ba, Bobby, madali sa akin to? Ay, kaya nga sabihin mo na para hindi ka na nahihirapan. Lapit ka na sabihin. Oo na! Aaminin ko na! Saglit lang mga kalayag ha, hindi ko kasi makontak yung partner ko. Bakit kaya hindi sumasagot yun? Ma! Ayun mo! Nasabi na ni Teddy! Grabe! Ma, I'm sorry! Ay! Saglit! Tumutawag ko na si brother. Hello, brother! Oh, Joyce! Bakit parang naluluha ka? May napanood kasi ako nakakaiyak. Tungkol saan ba yung pinapanood mo? Ayun, yung Four Sisters in a Wedding. Kasi nakakaiyak lang, nakakalup na. Lumalabas na yung mga sikreto ang sinatago ni Teddy. Tapos naabi na sa mama niya yung mga pagsisinungaling niya at saka yung mga pagkakamaling na gawa. Ganun ba? Anong sabi ng mama niya? Ayun, napatawad naman na niya. Kaso, nakaka-touch lang. Alam mo yun, nakakaiyak lang yung ganung situation. Sakto! Ang topic natin ngayon ulit ay tungkol sa pagpapatawad. Kaya huwag ka nang malungkot dyan, Joyce. I-welcome na natin ang ating mga kalayag. Ahoy mga kalayag! Welcome to Peter Shares! Listen, pray, and reflect! Kung nakarelate kayo kanina sa palabas sa pinanood ni Joyce, tsak! Makaka- hashtag relate match kayo sa pag-uusapan natin ngayon sa Ebanghelyo. I-welcome na natin si Brother Razzy Dionanao na siyang magpapaliwanag ng lalim at kahulugan ng Ebanghelyo natin ngayong araw. Kung ilang beses nga ba natin dapat patawarin ang mga nagkasala sa atin. Kaya, halina't pakinggan natin siya. Good day mga kalayag. Ako po si Brother Razzy mula sa Seminarians of Novaliches Diocese. And you are watching Peter Shares. Napakaganda po ng paksang ating mapag-uusapan ngayon sa Ebanghelyo. Isang paksa na napakadaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Ito po ay ang pagpapatawad. Bilang isang tao, alam naman nating lahat that it is always not easy to forgive. Napakadali kasing huwag piliin ang pagpapatawad at piliin ang hinanakit, sama ng loob at paghihiganti. Kaya naman sa Ebanghelyo natin ngayon, nilinaw ng ating Panginoon ang ating pangangailangan. Ang pangangailangan na magpatawad ang ating kapwa. Nagtanong ba naman kasi si San Pedro sa ating Panginoon kung ilang beses ba dapat patawarin ang ating kapwa? Sabi niya, 7 beses po ba? Alam niyo mga kalayag, sa kultura ng mga Hudyo, ang numero 7 or number 7 ay hindi lang laki, kundi nangangahulugan ng perfection, pagiging buo, pagiging ganap. Kaya naman sa isip ng ating apostol, ng ating apostol San Pedro, iniisip niya na siguro okay na yun, 7 times kasi perfect. Ngunit ito naman ay kinontra ng ating Panginoon. Kaya siguro may imagine natin ang kanyang pagkabila. Ang sabi kasi ng ating Panginoon, hindi lamang 7 times, kundi 77 times. 77 ulit na pagpapatawad. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga kalayag? Ang ibig sabihin nito ay simple lamang. Wala sa bilang ng pagpapatawad, not in the quantity of forgiveness, but the quality of forgiveness that we are given. Isang pagpapatawad na hindi lamang nagmumula sa bibig,
kundi isang pagpapatawad na nagmumula sa ating mga puso. Ito ang nais bigyang diin ng ating Panginoon. Kailan ba tayo huling nagpatawad na talagang galing sa ating mga puso? Kaya naman, siya ay nagkwento. Ikinwento niya ang isang alipin na hindi makabayad ng kanyang utang sa isang hari. Ang hari, dahil siya ay mabuti, pinatawad niya ang alipin na iyon. Ngunit ang alipin naman na pinatawad ng napakalaking utang ay nakita ang isang kapwa niya alipin na may utang sa kanya. At sa kanyang galit, kanya itong pinarusahan hanggang sa makabayad ito. Nalaman ito ng hari at syempre natural, sasama ang kanyang loob. Ano ang aral na makikita natin sa kwentong ito? Hindi lamang dahil sa ito ay nagre-representa ng ating sariling katayuan. Kaya dapat magpatawad din tayo kagaya ng alipin sapagkat pinatawad siya ng Diyos. Hindi lamang po dahil yun. Ang kwentong ito ay nagpapakita na tayo mismo ay may kakayahang magpatawad. Kaya piliin po natin ang pagpapatawad kaysa sa galit at sama ng loob. Inaamin ko po, hindi ito madali. Lahat po tayo ay produkto ng ating nakaraan. We are all product of our past. We are what we are today because of our past. At kasama na dun yung mga taong nanakit sa atin. Subalit, we are not prisoners of our past. We are not prisoners of anger, revenge, and resentment. But we are free men. Free men malaya because of the love of Christ and His forgiveness. Mahalaga po ang magpatawad. Tayo po ay nagpapatawad sapagkat tayo mismo ay pinatawad. Dahil tayo ay pinatawad, ang ibig sabihin po mga kalayak, tayo po ay may kakayahan magpatawad. Tayo po ay manahimik sandali. Pigit ang ating mga mata. At isipin po natin ang tatlong katanungan ito. Sino ang pinatawad ko na nagmumula sa aking puso? Sino naman ang taong nanakit sa akin ng lubos-lubos? Kakilala, kapamilya. At pangatlong katanungan, ano ang dapat kong gawin para makamit ang tunay na pagpapatawad? Para mapili ang pagpapatawad? Amin kayong paalalahanan na tayo ay magpatawad dahil tayo mismo ay pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Sino ba tayo para hindi magpatawad? Diba, brother? Tama! Magpatawad tayo dahil ika nga kung anong pinapatawad dito sa lupa ay siya rin pinapatawad sa langit. Muli, maraming salamat sa lahat ng nakilayag sa amin ngayong araw. Para sa mga nagnanais na bumili ng personalized face mask at iba pang fundraising products ng ating parokya, maaari lamang kayong dumaan sa tapat ng ating simbahan. Wow! Buffalo wings ba ka mo?
Mapapapalit ka sa sarap! E-special na lutong bahay? E-special na mga pampalasa? E-kitchen na ang piliin! I-contact lamang sila sa kanilang mga social media accounts. I-try mo na! E-special sisig by E-kitchen. Kapag tinikman mo, panalo! E-special na lutong bahay, e-special na pampalasa, e-kitchen na ang piliin. I-contact lamang sila sa kanilang mga social media accounts. I-try mo na! Gusto niyo ba na affordable at masarap na lutong bahay at pwede niyo pang baunin? Sagot na kayo ng e-kitchen na meron pang bestseller na sisig at buffalo wings. Contactin lamang kanilang mga social media accounts at for sure, makakalimutan yung pangalan nyo sa sobrang sarap. Maraming salamat din sa Elegante Fashion Shop para sa patuloy na pagbibigay ng kanilang serbisyo at pagpapahiram sa amin ng kanilang kagamitan. We are having pre-selling of our columbary unions located at the Garden of Resurrection. For interested buyers, you may visit us or call us at 8951-5150 for inquiries and avail of the 10,000 pesos promo discounts. Hurry! Limited slots only! What are you waiting for? Avail now! St. Peter Parish, Shrine of Leaders, Garden of Resurrection, pre-selling. Ika nga, the best time to prepare for tomorrow is today. Para sa mga gustong magbigay ng kanilang donasyon, maaari lamang kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. O kaya naman, magpadala kayo sa GCash at bank accounts na nakalagay sa ibaba ng inyong screen. Kindly like, comment, and share ang ating episode ngayong araw. And don't forget to subscribe and follow our YouTube channel and Instagram account for more updates. Kita-kits mga kalayag!